UAAP Men's Basketball Finals, isang panalo na lang ng UP matutuldo ka na ang 36 years championship title drought. Huling nagkampyon ng Fighting Maroons panahon pa ni Benji Paras, mga idol. Bago magsimula ang laban, itinanghal na Rookie of the Year si Carl Tamayo ng UP Fighting Maroons, habang si Angelo Kwame naman ang Most Valuable Player. First time since Kiefer Ravenna makuha ng Ateneo ang MVP award. So first quarter, mga idol, naging dikit ang laban ng UP at Ateneo. 4-3 ang nailista nitong Fighting Maroons sa opening tip, kung saan 2-3 ay nagmula sa Rookie of the Year na si Carl Tamayo. Nag-ambag din ng 5 points si Ricci Rivero, isa sa 3, at nang malusutan niya ang dalawang defender ng Blue Eagles for 2-point layup. Para sa Blue Eagles, Gian Mamuyak 5 points din, mga idol, habang patuloy naman ang pag-rely ni Coach Todd Baldwin dito kay Ange Kwame na siyang focal point hindi lang sa opensa, pati na rin sa kanilang depensa. 17-16 Ateneo up by 1. Second quarter, mga idol, unmatched si Angelo Kwame inside the paint dahil maagang na foul trouble ang katapat niyang si Malik Diouf. Kumana na rin si Dave Eldefonso para sa Blue Eagles, habang sa Fighting Maroons naman, Ricci Rivero nakapagdagdag pa ng 4 na puntos at parehong mga atake sa ilalim yan, mga idol. Siya din so far ang leading scorer ng UP with 9 points at the half. 28-37 lamang pa rin ang defending champion ng 9 na puntos. Start of third quarter, mas aggressive na Ateneo Blue Eagles ang bumungad sa UP Fighting Maroons. Agad na umabot sa 15 puntos ang lead ng Ateneo. Nag-step up na rin si Tyler Tio at SJ Belangel para sa Blue Eagles. Pero wala nang 2 minuto ang natitira, mga idol, sa third period. Muling nagkaroon ng mini run ng UP led by their captain Ricci Rivero, na both offense and defense kung trumabaho. Dahil na rin sa team effort ng Fighting Maroons from 15-point Ateneo lead, baba sa 4 ang inahabol ng UP, 45-49. Fourth and final quarter, ang Rookie of the Year ng Fighting Maroons ang bumuhay sa opensa ng UP, hitting 2 big 3-pointers. At sa ikalawa niyang 3, mga idol, saktong halfway mark ng 4th quarter, nakuha ng Fighting Maroons ang kanilang first lead since first quarter. 57-56 down the stretch, tabla sa 61 ang laban na magkaroon naman ng mini run ng Ateneo. 2 crucial turnovers ang ibinigay ng UP Fighting Maroons. Pero buhay pa, mga idol, dahil wala ng 1 minuto. Naibaba pa sa 4 ng UP ang lead ng Ateneo matapos ang layup ni Rivero. Last 17 seconds, isang pagkakamali ni Ricci Rivero nang patagalin niya ang pagbaba ng bola. At hindi yata aware na wala ng 24 seconds ang game clock. 15 seconds ang nasayang ni Ricci na pwede pasa ng maibaba sa isang possession ang lead ng Blue Eagles. Kaya naman, mga idol, nakaligtas ang Ateneo mula sa late game scare ng UP Fighting Maroon, 69-66 ang final score. Do or die game sa Biyernes, Game 3, mga idol. Nagtala ng 11 points, 14 rebounds, 8 blocks si Angelo Kwame para sa Ateneo Blue Eagles.